apa dia? Purihin po ang Diyos, at least naka-awit po siya sa Lord. No? At purihin po ang Diyos dahil nga siya ay kahit pa paano naka-samba sa ating Panginoon. Okay? Ngayon po ay dadako tayo ngayon sa ating pong pag-aaral dito po sa ating binasa po ngayon na kung saan ay ang 1st and 2nd Chronicles ay ang first tungkol po sa paghari ni Haring David. No, at ang 2nd Chronicles tungkol po sa paghari ni Haring Solomon. Okay? So, alamin po muna natin mga kapatid kung sino po ba ang tatay ni David. No, of course, yung tatay ni David ay wala iba kundi si Jesse. Hindi, Robredo po. No? At ang anak naman ni David, ito pong si Haring Solomon. Okay? At ito pong si Haring Solomon, ang kanyang nanay. Sino ang nanay ni Haring Solomon? Bathsheba. Bathsheba. Na nakita po ni David na napakandang babae. Wala. At doon pong bumagsak si David. Subalit, hindi yung inayaan ni David na siya bumagsak, kundi siya din po ay nagbalik doon po sa Lord. Okay? Kaya ito pong ating paksa ngayong umaga ay may kinalaman po sa tinatawag na God's conditions and promises. Meron pong mga kondisyon na dapat po natin makita dito po sa banal na kasulatan, at meron din naman mga pangako ng Diyos na kung saan kanya pong tinupad na, no, during the time sa panahon po nila ni Haring Solomon. At alam po natin, si Haring Solomon ay napakatalinong tao. Ngunit, ang kanyang kahinaan. Ano pong kahinaan ni Haring Solomon? Ilan pong kanyang asawa? Ilan kanyang asawa? 1,700. Panagawa na 1,000. Okay? 700. 1,000 talaga. 300 concubines. So, yun po ay hindi po yan inutos ni Lord sa kanya na mag-asawa siya ng marami. Yan po yung kahinaan ni Haring Solomon. At hindi po naapektuhan ang kanyang pagiging hari. Bakit? Dinalaga po siya ng Lord. Amen po? Okay? Nagkaroon saan siya ng struggle during the time nung siya po ay nagkaroon ng maraming asawa. Okay? Subalit, yung utos ng Diyos sa kanya ay nanatili at kanya namang nagawa bago po niya ginawa yung kanyang kahinaan. Ba? Una niyang ginawa yung napakalaki, napagandang palasyo, yung templo ng ating Diyos. Diba? Kaya naman nga ang iba't ibang mga hari sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako, dahil sa kanyang katalinuhan na binigay po ng ating Panginoon. Okay? So dito po sa 2 Chronicles, chapter 7 po, mga kapatid. Okay? Ay nagalit po ito ang ating Panginoon sa mga pamumuhay ng mga Israelita during the time. Hindi o sila nakinig sa mga payo po ng hari
Noong sila po'y nakasala, ay napakarami pong mga inihain sa Diyos ng mga tupa upang mapatawad ang mga Israelita during that time. Kasi noong panahon ng lumang tipan, para ka mapatawad po ng Diyos, kailangan mo maghain ng tupa. No? Hindi lamang po yun basta-bastang tupa lang, kundi talagang first class, no? Talagang mataba na tupa ang kanilang inihandog para sa Panginoon, para po sila ay mapatawad, umalinis ang kanilang mga kasalanan. Subalit sa panahon natin ngayon, pagka tayo nagkasala, tupa pa rin po ba ang ating ihandog sa Lord? Eh, pagka tupa, di mamumulubi ang tao ngayon. Ang mahal-mahal ng tupa. Pero mo, tuwing pagkakasala natin, tupa, ihandog sa Lord. Di po ba? Eh, hirap na tayo bumili ng kambing. Diba? Na napakamahal ang kambing, yun pa kaya yung tupa? Diba? At hindi naman pwedeng ihandog mo sa Lord ang kambing. Dahil hindi yan tatanggapin ni Lord. Ang tinatanggap ni Lord ay tupa. Di po ba? No, sa panahon natin ngayon, sa bagong tipan, we are now in the New Testament Church. Tinapos na po yung paghandog para sa ating mga kasalanan. Amen po? Sino po naghandog para sa ating mga kasalanan? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya salamat po sa Diyos. Sinara na. Tinubos na tayo lahat. Sinong lahat? Lahat na mga hinirang ng Diyos. Lahat na mga tao ng Diyos. Okay? Tingnan niyo po. Si Lord na po nagtubo sa atin. Hindi na po tayo naghandog during the time, Old Testament. Biro mo, kailangan magparami ka ng tupa. Kailangan magparami ka ng mga hayop para ihandog sa Panginoon. Pero ngayon, purihin pong Panginoon dahil ang tinatawag na kordero ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus Kristo. Kaya, sa atin pong pag-aaral nito, ay atin pong masalamin ang buhay po ng mga Israelita during the time at ang mga buhay po natin ngayon sa atin pong paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Okay? Kaya, meron pong mga kondisyon ni si Lord na dapat po natin gawin at dapat din gawin ng mga Israelita during the time. And then, mga pangako ng Diyos ay kanila po makamtan. Ganon din po sa atin mga kapatid. Okay? So, ano po ba ang sabi ng ating Panginoon sa verse 14 ng 2 Chronicles chapter 7, no? Atin lamang pong iksian po ito, dito lang po tayo sa verse 14 kasi mahaba po ito. Ang sabi po dito, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Okay? Sino po dito ang kausap ni Lord? Mga Israelita. Kaano-ano ba ni Lord ang mga Israelita during the time? Mga tao niya. Diba? Kaya sabi ni Lord, if my people, mga tao niya, bayan niya, pag-aari niya, ibig sabihin. Tama mo? Inangkin niya kasi kanya po yun. Bayan niya, tao niya, tayo din po, tao ng Diyos. Amen?
Tayo din po, bayan ng ating Panginoon. Kaya po, yung tao ng Diyos, tinuturuan niya ng Diyos para hindi mapahamak sa mundo po ito. Kaya nung sabi po, Hosea chapter 4 verse 6, ano sabi ni Hosea? My people, sabi ni Lord, my people are destroyed for lack of knowledge. Ang mga tao ko ay napahamak dahil kulang sa kaalaman. Diba? So, tao po niya yun. No? Mga tinubos po yan, mga hinirang po yun ng ating Panginoon. Tayo din po ay hinirang tao ng ating Panginoon. Basahin po natin, mga kapatid, aklat ng 1 Peter chapter 2. No? 1 Peter chapter 2 verse 9. Ang sabi ko dito? Sabi dito, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people. Tingnan niyo po. No? People pa rin, binabanggit ni Lord. That ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Tingnan niyo po. Yung people pa ni Lord, mga kapatid, malinaw ng sabi po ng ating Panginoon sa pamagitan po ni Pedro ay tinawag pala sila mula sa kadiliman patungo po sa kagilagilalas na kaliwanagan ng ating Diyos na buhay. Kaya tayo ngayon ay nasa liwanag na po. Amen? Tingnan niyo po ang taong naglilingkod sa Lord. Maliwanag ang mukha. Totoo po yan? Amen. Pero, ang tao na hindi naglilingkod sa Lord, madilim ang mukha. Totoo po yan, nakikita ko po yun. Ang taong mabisyo, ang taong gumagawa ng kasalanan sa Lord, ay, hindi mo madrawing ang mukha niyan. Puro na kasimangot niyan. Diba ba? Pero, yung tao na naglilingkod sa Lord, maliwanag po yan ang mukha. Kahit walang pera yan. Di po ba? Ngumungiti pa rin yan dahil sa kagalakan po sa Lord. Kasi ang nagpapagalak po sa atin, si Lord, amen po, ang nagbibigay po sa atin ng kasayahan sa buhay, yung ating Diyos, hindi po ang mga material na bagay. Si Lord, mga kapatid. Kaya, di po ba, kapag ang isang tao kay Lord, hindi niya masukat ang kanyang kaligayahan sa ating Panginoon. Amen po? Okay? Kasi nga po, hinango na tayo ng Diyos mula sa kadiliman patungo po sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dati po tayo ay makasalanan, dati tayo ay katulad po ng ginagawa ng marami po ngayon. Subalit salamat po sa Diyos dahil sa kanyang awa, dahil sa kanyang habag, nilipat tayo ng Diyos, kinuha tayo ng Diyos doon, tinawag tayo ng Diyos papunta po sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Kaya ito na po ngayon, naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Sa sarili lamang natin, mga kapatid, hindi natin po ito kaya. Amen? Sa ganang ating sarili, alam mo naman ang natural man, yung tao, puro lang po yan salita. Wala po yan nagagawa. Pero kapag ka ang Diyos na ang kumilos, sigurado po yan. Dadalhin ka ng Panginoon mula sa mali, papunta po sa tama, totoo, at liwanag ng mga aral ng ating Panginoon. Kaya dito po, tinatawag din po tayo na chosen generation. Ano ba? Chosen generation. A peculiar people.
no? Bansang banal, no? Sinabi po dito ni Pedro, ano pa? At bayang pag-aari ng Diyos. Okay? Pag-aari na po tayo ng Diyos, mga kapatid. Ano pa po? Ang katunayan na tayo po ay people of God. Nung tayo tinubos ng ating Panginoon. Basahin po natin. Matthew chapter 1, verse 21. Noong pinanganak ating Panginoon Kristo, dapat naintindihan po natin ito kung bakit siya pinanganak, kung bakit siya ay namatay o pinatay, kung bakit siya ay binurol, at pagkatapos ng tatlong araw ay nabuhay na magpuni. Ito pong sabi po ni Mateo, and she shall bring forth a son. Sino yung she? Si Maria. And thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Sino ang niligtas sa kasalanan? Ang kanyang tao, kanyang bayan. Kasama po tayo roon, mga kapatid. Kaya tayo, tao ng Diyos, tayo ay bayan ng Diyos. Mas masarap na magiging tao ka ng Diyos dahil hawak ka ng Diyos. Amen? Mahirap yung tao ka ng tao, hawak ka ng tao. Kapag ka ikaw ay hawak ng tao, saan ka hinahawakan? Sa leeg. Diba? Pagka hindi ka magsipsip sa tao, hindi ka napupromote. Pag hindi ka nagpahawak sa tao, hindi ka pagkakaluban ng mga ginagancho. Diba? So, mahalaga, makita ho natin na napakasarap pala na tayo po ay hawak, tao ng ating Diyos. Diba? Kaya sabi ni Lord sa 2 Chronicles, eat my people. Diba? Ibig sabihin po mga batid, naka-address sa ating o naka-address sa mga tao ng ating Panginoon. Okay, ano pa po? Basahin natin ang aklat po ng 2 Corinthians chapter 6 tungkol po sa tao ng Diyos o bayan ng Diyos. Sabi dito sa verse 16 ng 2 Corinthians chapter 6, and what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. So, nandun na naman, my people. Diba? Kaya tayong lahat ng mga hinira ng Diyos, we are the people of God. Amen? Amen. Tayong lahat na tinubos ni Kristo, we are the people of God. Tayong lahat na born again, Espiritu ng Diyos, we are the people of God. Tao po tayo ng Diyos, mga kapatid. Okay? Kaya, ang tao ng Diyos, hindi dapat maging tao-tauhan lang sa palay. Meron ba kayo nakita ang tao-tauhan sa palay? Ba? Oo, tinutusok, nakaganon, binibihisan ng damit at saka, ano? Naka-low sleep pa po yan kasi natakot mga arawan. Ba? Nakaganon po yan sa palay, nakabantay. Ayaw ni Lord na tao-tauhan tayo. Ang gusto ni Lord, bilang tao, sumunod
sa Diyos natin pong pinaglilingkuran. Kaya naka-address po ito sa mga tao ng Diyos. Tandaan po natin, ang mga tao ng Diyos, mananampalatay ng Diyos, anak ng Diyos, tagasunod ng Diyos, ano pa po? Lingkod ng Diyos, ano pa? Mga anak ng Diyos, di ba? Tayo yun, mga kapatid. Tayo po yun. Walang duda po yun. Okay? Papayag po ba tayo sa buhay po natin ngayon na tayo po anak ng Diyos? Papayag po ba tayo o hindi kayo payag? Payag po. Mahirap na hindi maging anak ng Diyos. Hindi po ba? Kasi dalawa lang yung anak sa mundo. Anak ng Diyos at saka anak ng? Diablo. Merong anak ng Diablo. John chapter 8 verse 44. Sabi ni Lord, kayong mga anak ng Diablo, ito ang mga ginagawa ng iyong ama. Hindi po ba? Di tayo, anak din ng Diyos. Kung may anak ng Diablo, syempre may anak din ng Diyos. Tayo po yun, mga batid. Kaya ang mga anak ng Diyos, sumusunod po yan sa Diyos. Nakikinig po yan sa salita ng ating Panginoon. Okay? At hindi lang po basta-basta nakikinig yan, kundi nandoon ang kanyang pagpapakumbaba, pagpapasakop sa mga aral, sa mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ngayon po, dala po tayo ngayon, mga kapatid, sa limang conditions ng ating Panginoon na naka-address po sa kanyang mga tao, kasama po tayo doon. Hindi lamang po mga Israelita, kasama po tayo rito. Okay? Sapagkat tayo din po ay tao ng Diyos. Kaya ang tubusin, ang iligtas ng ating Jesucristo, ang kanyang mga tao. Ang kanyang bayan. Okay? So, una, number one, ano sabi dito mga kapatid? Sa verse 14, if my people which are called by my name. Number one, sabi ng Panginoon, called by my name. Tumawag sa aking pangalan. Ano ba? Oh. Pag sabi bang tao ka na ng Diyos, ligtas na po tayo. Ligtas na po ba yung tao ng Diyos? Amen. Kaya ba, naging tao ng Diyos kasi ligtas ka na. Hindi ba? Hindi ka naman pwedeng tawagin na tao ng Diyos na hindi ka ligtas. Okay? So, ang tinawag nito, mga Israelita, kasama po tayo sa tinawag po ng ating Panginoon sa kaligtasan. Kaya ang sabi niya dito, called by my name. Okay? Kaya ang sabi na marami, tingnan niya, Pastor, tumawag ka lang sa Panginoon. Mahalaga para ikaw ay maligtas sa impyerno. Totoo po ba? Tatawag lang ang isang tao sa Lord, maligtas na sa impyerno? Saan tayo maligtas? Pag tumawag tayo sa Lord? Dito sa mundo na ating ginagalawan. Amen po? Okay? Kasi, ang bayan ng Diyos, ang tao ng Diyos, ligtas na po eternally. Tama? Ang sinasabi po dito, called by my name, tatawag tayo sa kanyang pangalan. Natural lamang tayo tatawag sa pangalan ni Lord. Bakit? Kasi tao tayo ng Diyos. Amen po? Kung tayo po ay anak ng Diyos, kailangan tayo tumawag sa ating Ama. Tingnan po. Ang isang anak ng tao, sino halagi niya tinatawag? Ang kanyang magulang. Diba? Ganon din po yung kalagayan natin.
Tayo anak ng Diyos, sinong tatawagan natin? Ang ating Diyos. Amen po? So malinaw po, called by my name, sabi po ni Lord. Tawagin natin ang pangalan ng ating Panginoon. Kung ating pag-usapan ang pangalan ng Diyos, marami ang pangalan ng Diyos. Tinatawag siya ni Jehovah, tinatawag siya sa lumang tipan, I am that I am, tinatawag siya sa lumang tipan, Lord, God. Marami siyang katawagan sa kanyang pangalan. Noong inutosan si Moises na pumunta kay Haring, sinong hari noon? Sa Ehipto, pinuntahan ni Moises, Haring Paraon. Sabi ni Moises, Panginoon, pag pinandun ako eh, Paraon, ano sasabihin ko? Sino nagsubo sa akin? Sabi ni Moises, sabi ni Lord, sabihin mo sa kanya, na ang pangalan ko, ako ay ako nga. I am for I am. Sabihin mo sa kanya na aking pangalan, ako ay ako nga. So maraming katawagan, maraming pangalan ng ating Panginoon sa lumang tipan, mga kapatid. Okay? So, kaya mahalaga yung ating pagtawag po sa Lord. Huwag naman yung paglabas mo doon sa bahay o sa simbahan, sisigaw ka, tatawag sa Lord. Diba? Hindi ganoon ang katuruan. Pag sinabi, tumawag sa Diyos. Ibig sabihin po mga kapatid, sa anumang kalagayan natin sa buhay, dapat lagi natin i-acknowledge ang ating Panginoon. Tama? Lagi nating tawagin ang ating Diyos para tayo matulungan. Amen po? Kasi wala po tayo, hindi natin magagawa ang mga bagay kung wala po ang ating Panginoon pag hindi tayo tulungan ang ating Panginoon. Jeremiah chapter 33 verse 3, ano sabi? Sabi ni Lord, call unto me! Diba? And I will answer thee and show the great and mighty things which thou knowest not. Tumawag kayo sa akin at ako ay sasagot sa inyo at ako ay magpapakita sa inyo ng mga dakilang bagay na hindi pa ninyo nalalaman. Tingnan niyo po. Ang mga dakilang bagay na hindi po natin nalalaman, of course, yung mga aral po ng Diyos. Amen? Yung mga katotohanan ng ating Panginoon, kaya hanggang ngayon, nag-aaral pa rin po tayo sapagkat ang pag-aaral ay walang katapusan hanggang nabubuhay ang tao sa mundo. So, mahalaga po na tumawag po tayo sa Lord. Jeremiah chapter 32 verse 27, anong sabi ron mga budid? Basahin po natin, Jeremiah chapter 32 verse 27, anong sabi? Sabi po dito mga budid, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Meron po bang mga bagay na mahirap sa Diyos? Wala. Walang mahirap sa Panginoon. Kaya tinatanong ni Lord, is there anything too hard for me? May mga bagay baga na mahirap sa akin? Wala pong bagay na mahirap po sa ating Diyos. Ang lahat ng mga bagay na gagawa ng Diyos, maliban lamang ang mga bagay sa pagsisinungaling, hindi po talaga yan na gagawa ng Diyos. Amen? Okay? Ano pa po, mga kapatid? 2 Corinthians chapter 1, verse 21 up to verse 23.
Anong sabi po ng ating kapatid na Pablo? 1 Corinthians chapter 1, verse 21 up to verse 23. Sabi po dito, "Now he which establishes us with you in Christ and hath anointed us is God, who hath also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. Moreover, I call God," take note, sabi ni Pablo, "moreover, I call God for a record upon my soul, that to spare you, I came not as yet unto Corinth." Tingnan niyo po. Maging si Pablo, tumatawag po sa Panginoon. Amen? Tayo din po dapat, lagi tayo tumawag sa ating Diyos. Natyak ang unang sasaklulo sa atin, ang ating Diyos. Amen po? Kapagkat siya po ay makapangyarihan po sa lahat. Ano pa pong sabi? Number two, humble themselves. Diba? Kaya ang dahilan kung bakit si Lord ay nagalit sa mga Israelita, kasi po ang kanilang puso nagpapakamataas sa harapan ng ating Panginoon. Kaya tingnan niyo po mga batid, anong sabi ni Lord na kung saan inutosan niya ang balang na lamunin ang mga itinanim sa buong lupain during the time. At magsugo si Lord ng salot. Tingnan niyo. Bakit? Kasi po, ang puso nila ay walang pagpapakumbaba sa Lord. Kaya sabi ni Lord, humble themselves. Magpakumbaba sila sa Panginoon, maging tayo ay magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Humble themselves. Humble heart ang kailangan po ng ating Panginoon. Colossians chapter 3 verse 12. Anong sabi? Basahin po natin. Colossians chapter 3 verse 12. Sabi po dito, mga kapatid, "Put on therefore as the elect of God." Tingnan nyo, binanggit ni Pablo mga hinirang ng Diyos. "Holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering." So nandun po yung word na humbleness of mind. Kaya mahalaga yung ating pagpapakumbaba sa Diyos katulad sa tinuro ng Panginoon sa mga Israelita during the time. Tinuturo ito ng Diyos para sa kanyang mga tao upang ang kanyang mga tao katulad doon natin ay hindi mapahamak bagkos pagpapalain ng ating Panginoon. Okay? So, malinaw po yan, mga kapatid. Humble themselves. Number three, and pray. Nakita na po kasi ni Lord na hindi na nananalangin ang mga Israelita during the time. Kaya tingnan niyo po, kung inyo na subaybayan ang paghamon ni Lord sa kanila mula sa Egypto papunta sa Promised Land. Lahat po ba ng mga Israelita nakarating sa Promised Land? Hindi. Even Moses, hindi nakarating sa Promised Land ng Panginoon. Hindi nahulugan, hindi po sila ligtas sa impyerno. Praktikal na buhay po yun. Hindi nila naranasan ang masaganang lupain na binigay ng Diyos because sa kanilang hindi pagsunod sa Panginoon. Ganon din sa buhay natin.
ang promised land na binigay ng Diyos sa atin ngayon, ito po ang mga pagpapala sa buhay po natin. Ito po ang mga binibigay ng Diyos sa atin na mga blessings sa ating paglilingkod sa Lord. Hindi natin matanggap ang promised land o ang promise o ang pangako ng Diyos, mga pagpapala ng Diyos sa atin, hanggat hindi po tayo nagpapatuloy na sumunod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya mahalaga yung pagsunod, mga kapatid. At ang pagsunod, hindi po isang linggo lang, hindi po isang buwan lang, hindi po isang taon lang ang pagsunod sa Diyos. Hindi. Everlasting kasi tayo po ay nawawala sa mundo. Okay? Si Lord lamang pong everlasting. Hindi dahil sa hanggang 5 taon lang ang ating paglilingkod sa Diyos. Dapat ang paglilingkod natin sa Diyos ay habang buhay dito po sa lupa. Amen? Habang tayo nabubuhay sa lupa ito, dapat paglingkuran ang may-ari ng ating buhay. Diba? Sa paglilingkod sa Lord, wala hong kontrata. Na ilang taon ka lang, ilang buwan ka lang, tapos na. Hindi po. Dapat ang paglilingkod, habang may hininga, maglilingkod sa Diyos. Diba? Hindi dapat salita lang na pastor, habang ako ay may hininga, maglilingkod ako sa Diyos. Pero ilang buwan lang nawala na sa paglilingkod sa Panginoon. Sino ang niloloko mo? Di ba ang Diyos? Tama mo? Napakahirap magsalita nang hindi mo magagawa. Di po ba? Napakahirap po, mga batid. Kasi ang kausap ko dyan, hindi si pastor ang Diyos. Amen po? Ang pinangakuan mo sa buhay mo, ang Diyos, hindi si pastor. Hindi mo dapat ako pangakuan, kay Lord ka dapat mangako. Okay? Kaya, mahalaga yung ating pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Mahalaga po yun. Tingnan niyo po, ang tao na punong-puno ng pride, wala pong magandang patutuhan. Tandaan po natin, mga kapatid. Wala po. Babagsak po ni Lord. Okay? Katulad po ng aking kasharing, napakataas ng ere na isinisirenyan po ngayon, Tagalaor. Diba? So, pagka ganong klaseng tao na hindi naman naniniwala ng salita ng Diyos, sayang lang oras mo dyan. Tama mo? Eh, ayaw. Ayaw maniwala eh. Ano gagawin natin? Diba? Ang halaga, nabahagin na natin ang salita ko. Okay? So, maaring hindi pa dumating ang perfect time ni Lord para sa kanya. Okay? Maaring din naman talagang itinakwil na siya ng ating Panginoon. Si Lord pa nakakalam doon. So, mahalaga, magpakumbaba tayo sa harapan ng ating Diyos na buhay. Okay? Sapagkat malinaw, 1 Peter chapter 5 verse 6, ang sabi ng Lord, ang nagpapakumbaba ay siyang itinataas ng Panginoon. Ang nagpakataas, ano gagawin Lord? Ibabagsak, ibababa ng ating Panginoon. Alam po ba, matindi po pala kapag ka ang isang mananampalataya ay dumalikod sa ating Panginoon. Hebreo. No, basahin po natin. Hebreo chapter 6. Mga kapatid. Anong sabi sa Hebreo chapter 6? Verse 4. Sabi dito, sapagkat ito ay di maari para sa kanila na minsan ay naliwanagan. At nakatikim ng makalangit na kaloob at ginawang mga kabahagi ng banal na Espiritu. Verse 5, at natikman ang mabuting salita ng Diyos at ang mga pangyarihan ng sanlibutang darating
kung sila ay tatalikod upang baguhin silang muli sa pagsisisi. Nakikitang muli nilang ipinako sa krus sa kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay siya sa isang lantad na kahihiyan. Tingnan niyo po. Ang pagtalikod pala sa Lord ay isang lantad na kahihiyan sa harapan ng ating Panginoon. Bakit? Pinahiya mo si Lord. Amen? Nilantad mo ang kahiyan. Kaya delikado po sa isang taong naliwanagan na, nakalasap na ng katotohanan, and then tumalikod sa Panginoon. Di po ba? Meron pa nga talata. Ilang doble-doble na diablo ang siyang papasok sa iyong kapatid. Ikaw ay hindi na naglilingkod sa ating Panginoon. Pero tuloy pa rin yung ating pananalangin po sa ating Panginoon. Number 3, and pray. Kasi hindi na po sila nananalangin. No? Hindi na po sila nanalangin sa Lord. During the time, mga sinilita, tingnan niyo po ha, nakita na ho nila ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po? Yes. Anong kapangyarihan ng Diyos na nakita nila? Biro nyo, hinawi ang dagat. Amen po? Doon sila dumaan sa gitna ng dagat. Hinawi. Hindi po si Lord naglagay ng malalaking hose doon para sipsipin ang tubig. Kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos, hinatin niya ang dagat para sila ay makadaan. Para sila maligtas. Temporal sa kanilang buhay para hindi sila mamatay. Kapagkat pag nadatnan sila ng mga tauhan ni Haring Paraon, silang lahat ay papatayin. Tingnan nyo, ipinaglaban ko sila nito. Kaya anong sabi ni Moises sa kanila? Stand still. Diba? Nagkaroon sila ng murmuring spirit sa Lord. Lord, ano ba naman ito? Mas maganda pa na doon na kami mamamatay sa Ehipto kaysa dito sa ilang. Anong sabi ni Moses sa kanila? Stand still and see the salvation of the Lord. Kaya, dapat ang mga Kristiyano, hindi atat, hintayin dapat. Yes. Di ba? Maghintay. Stand still. Manatili ka nakatayo sa Lord. Amen? Manatili ka sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi ni Moses, stand still and see the salvation of the Lord. At titingnan mo ang paglilingkas ng Diyos sa inyo. Mahirap pagka ang mga anak ng Diyos, walang tiwala sa Diyos. Kaya dapat tayo merong tiwala sa Diyos. Amen? Hindi lamang dapat katiting na tiwala sa Diyos, dapat malaki ang ating tiwala sa Diyos. Amen po? Mahalaga po mga kapatid. Kaya, ang mga Israelita na ito, na kahit nakita ng kapangyarihan ng Diyos, hindi yung sila nalangin. Kaya sabi ni Lord, if my people called by my name humble themselves, pangatlo, and pray. Wala kasi nakita si Lord doon. Kaya sinabi ni Lord sa kanila, kasama ito si Haring Solomon. Diba? Kaya mahalaga yung ating pananalangin. Kaya dapat araw-araw po tayo mananalangin sa Lord. Bago tayo dapat lumabas, nakapag-pray na tayo sa Lord, nakapagbasa na. Amen po? Bago tayo magkape, dapat nakapag-pray na. Nakapagbasa na ang salita ng Diyos, dapat inuuna yung ating Panginoon. Okay? Mahalaga po yan, mga batid. Basahin po natin ang aklat po ng ikalawang hari, 2 Kings chapter 20, verse 1. Anong sabi dito ng Panginoon kay Ezekias? Sabi dito sa wikang Tagalog, ng mga araw na yaon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias. Tingnan niyo po. At si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya,
Ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong bahay sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Tingnan niyo po. No, binigyan na siya instruction ni Isaias. Inutos po yan ni Lord kay Isaias. Verse 2, nang magkagayoy, kanyang pinihit ang kanyang mukha. Sino pong pumihit ang kanyang mukha? Sino nagpihit ang kanyang mukha? Si Ezekias. Hindi ho pinihit para balihin ang kanyang mukha. Pumihit siya, ibig sabihin, nananalangin siya, dumulog siya sa Panginoon at ang magkagayoy kanyang ipinihit ang kanyang mukha sa panig ng bahay at nalangin sa Panginoon na nagsasabi, itinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umuyak ng mainam. Tingnan nyo? Kaya mahalaga yung pananalangin. Amen po? Biro mo, kunin na nila ng buhay niya. Subalit siya nalangin sapagkat nakita talaga ni Ezekias ang kanyang buhay ay matuwid at naglilingkod sa Panginoon. Verse 4. Anong sabi? At nangyari bago si Isaias ay lumabas sa pinakaloob ng bayan, ng salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nasasabi, bumalik ka uli, sabi ni Lord kay Isaias, at sabihin mo kay Ezekias na pangulo ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos David na iyong magulang, aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito aking pagagalingin ka sa ikatlong araw ay sasampa ka sa bahay ng Panginoon. Verse 6, at aking idadagdag sa iyong mga karawan ang 15 taon. Ilang taon idadagdag niya ang Panginoon kay Ezekias? 15 taon. Tingnan niyo po. Ano gawa ni Ezekias? Lumuhod, nananalangin, umiyak sa Lord. Humingi ng biyaya ng Panginoon. Humingi ng awa ng Panginoon. Ibinigay po ng Diyos. Ang nakita ko sa buhay ni Ezekias, mapagpakumbabang tao ito sa harapan ng Panginoon. Diba? Ginawa po ng Diyos 15 taon na dinugtungan ng Diyos ang kanyang buhay. Hindi po ito pangalawang buhay. Kasi marami ngayon, pag na-aksidente, napunta sa ospital, ay pasalamat ka sa Diyos, binigyan ka ng pangalawang buhay. Hindi po, dugtong buhay. Binigay ni Lord kay Ezekias, dugtong buhay. Nagkasakit ba si Ezekias? Yes, nagkasakit. May sakit siya during the time. Okay? So, pwede ba natin i-apply yun pag may sakit tayo? Pwede ba tayo natin i-apply ang ginawa ni Ezekias? Yes. Apply pa natin. Iluhod natin sa Lord, hingi tayo ng kahabagan ng Panginoon na tayo po ay pagalingin, bigyan ni Lord ng lugtong buhay. Kapatid, huwag natin kalimutan na tayo po ay manalangin sa araw-araw po na ating buhay. Sapagkat ang pananalangin napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya, sinulat po ni Pablo, 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, pray without ceasing. Hindi po yan isulat ng Diyos dyan kung hindi importante sa buhay po natin. Amen po? Pray without ceasing. Manalangin na walang patid. Kasi kailangan po natin yun. Okay? Utos po yan ang ating Panginoon. Number 4, seek my face. Hanapin ang aking mukha. May mukha ba si Lord? May mukha ba si Lord?
Christian sumagot, meron daw mukha. Guwapo daw. Si Lord po Espiritu, pag sabing mukha, hindi po ito literal na mukha. Tandaan po natin. Okay? Dinadaan lang ni Lord sa word na mukha para maintindihan natin ang Diyos para ating lingkuran ay makapangyarihan sa lahat. Pero wala siyang mukha na katulad natin na mukha. Di ba? Okay? Pag sabi po mukha, ibig sabihin, hanapin ang kanyang katwiran, ang kanyang kalooban sa buhay po natin. Yun po ibig sabihin ng mukha ng ating Panginoon. Okay? Sabi ni Lord, seek my face. Spiritually speaking, mga kapatid, hanapin natin ang kanyang kalooban at ang kanyang katwiran. Yes. Unahin po natin lagi si Lord. Amen po? Kaya, madalas po natin, binabanggit po ito, talatang ito. Pero bakit palagi natin binabanggit? Kasi, mahalaga po ito sa atin. Ang Matthew chapter 6 verse 33. Bugbog na po ito eh. Anong sabi doon? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yung righteousness, ito po yung kanyang face. And His righteousness and all these things shall be added unto you. So unahin talaga ang ating Panginoon. Kasi during the time, ang inuuna po ng mga salita, ang kanila mga trabaho, ang kanilang mga pananim. Kaya tuloy, hindi yun sila pinagpala po ng Diyos. Manapay ang ginawa ng Diyos sa kanila dahil nakalimutan po nilang Diyos. Pinadalan po sila ng salo sa kanilang lupa ng ating Panginoon. Tingnan nyo. So, mahalaga. Hanapin natin ang katwiran ng kalooban ng Diyos. Number 5. Turn from their wicked ways. Okay? Tumalikod sa mga masamang ginagawa. Dapat ang way natin ninadaanan yung way ng ating Panginoon. Amen po? Sapagkat ang sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. So ang way ng Panginoon para hindi tayo maligaw, doon po tayo lalakad, mga kapatid. Amen po? Ang way ni Lord, mahalaga. Kaya ang sabi ni Lord, turn from their wicked ways. Kasi po, talagang matindi nakita ni Lord na mga kasamaan during the time ng mga Israelita na kahit naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Walang pagkakaiba sa panahon ngayon. Maraming mga Kristiyano, naranasan na po ang kapangyarihan ng Diyos. Nakita na nila yung sila ay pinagpala ng Panginoon. Nakita na nila ang kabutihan ng Diyos sa buhay nila. And yet, mga kapatid, ay gumagawa pa rin ng kasamaan sa ating Panginoong Diyos na buhay. Yun po ang mga conditionis ng ating Panginoon. Tumawag sa kanyang pangalan, una, pangalawa, pagpakumbaba sa sarili. Pangatlo, mananalangin. Sa kanya, hanapin ang kanyang katwiran. Panlima, tumalikod sa kasalanan, sa kasamaan. Yun po ang kondisyon na dapat po natin gawin sa ating paglilingkod nito. Tatlong pangako po ng Diyos. Anong pangako niya? Sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Sabi dito, will I hear from heaven? Diringgin ko kayo sa langit. Pagka tayo manalangin pala sa Lord, didiringgin tayo ng ating Panginoon. Okay? Pero, diringgin kaya tayo kapag ka meron tayong kasalanan sa ating puso? Hindi. Sapagkat ang sabi ni David, Psalms chapter 66 verse 18, if I regard in iniquity in my heart, the Lord
will not hear me. Tingnan niyo po. Kung may nakatago daw na kasamaan sa kanyang puso, hindi daw siya diringgin ng Panginoon. Totoo po ba sabi ni David? Totoo po. Kaya dapat sa ating pananalangin, tama ang ating motibo ng ating puso. Amen po? Dapat tayo ay gawin natin yung pinapagawa ng ating Panginoon. Ano pa po, mga kapatid? I will forgive their sins. Kung ang Diyos nagpapatawad, ang anak din dapat ng Diyos nagpapatawad. Amen po? Sabi ni Lord, I will forgive their sin. Basta tayo tapat lamang sa Diyos, humingi tayo ng tawad, patatawarin po tayo ng ating Panginoon. 1 John chapter 1. No? Ano sabi dito sa 1 John? Chapter 1. Verse 8. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Malinaw, kung ating daw ipapahayag ang ating mga kasalanan, of course, sa Diyos, siya daw ay magpapatawad at maglilinis sa ating mga kasalanan. Okay? Kaya, sa Diyos tayo humingi ng tawad sa ating po mga pagkakasala. Okay? Hindi yung pagka nakakasala ang isang tao sa tao, pinatawad natin. Check! Ganun ka. Pinatawad may after may check pa. Ganun ang tao, di ba? Pero sa Lord, pagka humingi ka ng tawad, buong-buo na ibigay ng Diyos sa atin. Kaya dapat lagi unahin si Lord. Kasi pag kami ka na natawad sa Lord, pagdating sa tao, totoo ang iyong paghingi ng tawad sa pagkakasala mo sa tao yun. Tama po? Okay? So mahalaga, I will forgive their sin. Huwag tayong mahiya. Bakit? Diyos po natin siya. Amen po? Huwag tayong mahiya lumapit sa Lord. No? Kaya lang minsan, may mga Kristiyano nahiya kasi baka puno-puno, ano na, marami ng bagay sa buhay. Gumagawa ng kasalanan sa Lord, kaya nahiya. Nahiya mag-pray. Diba? Ibigay na natin lahat yan, mga bagahe natin, dala-dala natin. Ibigay na sa Lord lahat. Para makamupo na tayo, tuloy-tuloy na, magana yung ating paglilingkod sa Lord. Tama ba? Pag wala kasi tayong bagahe, magaan ang ating paglalakbay sa mundo. Pero pag may bagahe kang dala-dala, mahirapan ka makarating sa promised land. Totoo po? Yes. Mahirapan po. Okay? Ano pa? Panghuli, I will heal their land. Pagagalingin ko ang inyong lupain. Bakit? Kasi sinalot, binigyan ng salot ng Panginoon because of sin. Tingnan nyo? Pinadala sila nilo ng salot sa kanilang lupain. Pero kung ito daw ang gagawin nila, sabi ni Lord, I will heal their land. Pagpapala pa rin ang ibibigay ng Diyos sa kanila. Kahit nakasala na sila, basta lamang sila ay magbalik loob sa Diyos, pagpapalain po pa rin ang ating Panginoon. Tingnan niyo po. Sa ating paglilingkod, mga kapatid, spiritually speaking, pagka tayo po ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon, pagagalingin po ng Diyos ang mga sugat
ng ating buhay espiritual. Amen po? Pagagalingin po ng Diyos ang ating paglilingkod sa Kanya. Aayusin ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Okay? Katulad po sa pinangako po niya sa mga Israelita na ang sabi niya, pagagalingin niya ang mga lupain. Ibig sabihin, pagyabungin niya ang mga pananim ng mga Israelita. Paramihin niya yung mga ani. Ibig sabihin ko. Okay? Sa panahon natin ngayon, palaguin niya yung ating mga kabuhayan. Tama? Pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Yun po ang promise ng ating Diyos sa ating paglilingkod. Okay? Kung saan tayo nilagay ng Diyos sa parte ng mundo, doon po tayo manatili sa ating paglilingkod po sa Lord. Okay? Kung dito tayo nilagay ng Diyos, dito po talaga tayo nilagay po ng Diyos. Amen po? Tingnan niyo po, may mga taga Mindanao nakarating sa Manila. Kasi dito tayo nilagay ng Diyos eh. Tama po? Sinanay galing Negros. Yes, sinanay galing Negros. Sister galing sa Bela. Bakit dito tayo ngayon? Kasi dito tayo nilagay ng Diyos. Tama po? So, mahalaga po mga kapatid na kung saan tayo nilagay ng Diyos, gawin natin yung nais ng Diyos at dito tayo pagpapalain po ng ating Panginoong Diyos. Ang pagpapala po ng Diyos, tandaan po natin, hindi lang po yan puro material. Ang pagpapala din ng Diyos sa atin, una, pagpapalang espiritual sa buhay po natin, and then, kasunod na po yan, ang mga bagay na material, kasunod na po yan, ang mga bagay na pisikal. Tayo din po, sa harap ng Diyos, bagay lang. Amen po? So, po rin, Panginoon, nawa, mga kapatid, ay pinagpala po tayo ng mga salita ng ating Panginoon at tayong po lahat ay tumayo.